Yes, hello guys. Good afternoon. Ipapakita ko na ngayon sa inyo itong oven toaster na 650 watts. Okay? So, andito siya. This is the oven toaster. No? Oven toaster na 650 watts yan siya. Okay? And then, meron din dito yung true RMS na meet, ano ito, clamp meter, no? So I always know, guys, that you know the drill already. Okay, you already know the drill. Ang titingnan niyo lang talaga is ito, ha. Yan ang titingnan niyo, ha. Okay, yan ang titingnan niyo. Yan ito is harvest, ito harvest ng solar, ng grid tie. At saka production din ng grid, at saka consumption, no? Lahat-lahat nandiyan yan lahat. Okay? So patakbuhin ko na. So ngayon, ito ang consumption ng bahay namin. Ito. Yan ang tinatawag na harvest din ng grid tie. So ang total talaga ng consumption is ito. Naging 4 watts na lang instead of 245 watts kasi may mga computer diyan, TV, suga, ilaw. And ito na lang ang consumption niya. Basta guys, itong tingnan nyo. Tingnan nyo rin ito kung ano ang harvest. Okay? So, patakbuhin ko na, ha? Yung, ito, patakbuhin ko na to. Okay? Yan. So, ilan ang ano? Kita mo? Umabot ng 16 amps. No? 16 amps. Tapos itong harvest ng grid tie is 725 watts. And then, ang consumption is 291 or 300 watts kasi may gamit sa bahay. Okay? So, 16 amps. Papatayin ito, ha? Ano nangyari? Yan, naging 4 amps, no? And then, bumalik. So, yan lang. Pandarin ko ulit, ha? Tingnan mo yung clamp meter. Yan, umakyat, oh. Umabot ng 16 ampere, no? Yan. Diba? Papatayin ko. Ano nangyari? Yan. Diba? Umabot lang ng 4 amps. Pandarin ko ulit. Yan, mabot ng 16 amps. Yan. Tapos patakbuhin ko yung water pump. So, wala na. Kasi maximum na yan sa ngayon na araw. Yung watts naman is mabot ng 600 watts na. Parang oven toaster na siya. Patahin ko. Anong mayari? Ganun pa rin siya. Ganun pa rin. Pero 200 watts na lang. Instead of 650 watts, 200 watts na lang ang consumption kasi merong grid tie inverter. Okay? Patay. So, painit na to. Patayin ko. Yan. So, bumalik na siya ng 4 amps. So, nakita nyo guys? So, ito lang ang consumption ng bahay namin. Anak ko. Tumakbo sa ilalim yung ano, yung lapis, wala na akong lapis. Yun ang consumption ng bahay, 250 watts. Consumption na i-produce ng grid tie. I-produce ng grid tie at saka yan ang harvest niya para maging 3 watts na lang yung consumption namin doon sa electric meter. So, patakbuhin ko ulit, ha, para magkaliwanagan tayong lahat. Yan. Okay. Yan. So instead of 650 watts naging 256 watts lang siya. Dahil sa meron ng consumption yung bahay na 250 watts at ayun kanina. So patayin ko. Yan.
So, ang pinaka maganda lang tingnan ito is dito. Dito lang. Kasi yan ang tinatawag na electric meter talaga yan. Hindi yan ha. Hindi yan kasi ito. Itong tinatawag natin na city core or current transformers, ito yon. Ito siya. Mini-measure niya yung grid tie inverter talaga. Itong grid tie inverter, mini-measure niya yung power niya. Kaya dito siya nilagay, no? Yan. Okay? Ito naman, at saka ito, ang current transformer nila or city core nila is nandito. Diyan. Okay? So, ano pang gustong i-test natin? Ito, oven toaster na talaga ito, no? So, isa na lang. Takbuhin ko. So, ano mangyari? Yan. So, itong 1000 watts na grid tie inverter, nasa 722 lang siya, no? Minsan, umabot siya na 800 o almost 900. Pero ngayon, dyan lang siya hanggang dyan kasi yun lang, depende sa araw yan, kung ano ang nandyan sa araw. Diba? Kung makulimlim naman, wala naman. Diba? So, instead of 650, ang consumption na lang sa bahay is 243. Kasi itong grid tie, nag-harvest siya, nag-produce siya, kumukuha siya ng 722 watts doon sa solar panels. No? So, maliwanag ba guys? 16 amps oh. Itong true RMS to. Okay. So, patayin ko na to. Kasi tamang-tama na. Ito ang tinatawag namin na testing for oven toaster na 650 watts. Okay? So, thanks guys. Patayin ko lang. Okay. So, yan nakita nyo dyan is namatay na siya. Yung nakita nyo dyan is yun ang harvest at saka production ng grid tied kasi yun ang consumption ng bahay. With computer, TV, pati rep siguro. Iwan ko lang. And then, imbis na yan ang konsumo ninyo, ito na lang siya. Naging 1.95 watts, 3 watts na lang. Power factor is ganyan. Nandoon ang power factor, no? So, isa pa guys. Isang takbo na lang. Tingnan nyo yung power factor kung ano mangyari, ha? Kasi, ano ito eh? Ang tawag nito is, resistive power ito. Kasi, hindi naman ito inductive power or mga induction type. Hindi naman. Kasi, ano lang to? Oven toaster ito. Tingnan nyo yung power factor, ha? No, wala na. Namatay na yung ano. Yung power factor. Okay, kita mo. Meron palang one power factor na 1 or unity. No? Grabe ang power factor nito. Wala na. Namatay na yung true RMS. No? 0.99 yung power factor ng grid tie. Ito guys ha. Grid tie ito ha. Yan. Grid tie yan ha. Grid tie power factor yan. Power factor yan ito. Power factor ng distribution utilities. Ito. Yan. Kasi nag-generate ito ng power, so siya magbibigay din siya ng power factor. 0.99 kasi resistive load ito, resistive. Patayin ko. So yan. Wala kang ma-receive na power factor sa distribution utility, naging zero siya kasi ang nagbibigay ng power sa bahay is ito. Hindi siya actually nagbibigay ng power. Nag-feed siya ng power. Ibig sabihin, humahalo ba? Hinahalo niya yung power niya sa distribution utility. So, bakit ba pumapasok ang bakit bibigyan tayo ng power sa distribution utility na meron namang bumibigay dito, 'di ba? Yan ang tinatawag natin na grid tie inverter. Ibig sabihin, mag-tie siya sa grid, no? Hindi siya off-grid, pero grid tie ito or on-grid. Ito, mag-tie siya sa grid. Papasok siya sa grid, sa Mindanao grid, kasi nasa Mindanao ako eh. Papasok siya sa Mindanao grid, and then ang mangyari nun,
is siya ang nagbibigay ng power factor. Kaya makikita mo rin mo dyan, no? Kita mo dyan. So, ganyan. Kaya naging zero ang power factor ng distribution utility. Ito, distribution utility ito. Kasi ang city core nito, nandoon sa main talaga. Ito naman, ang city core niya is dyan. Mini-measure niya itong grid tie. So, makita mo na meron siyang power factor dyan. Kasi power factor ng grid tie yan. Power factor ng grid tie. So, ito is power factor ng distribution utility. At saka, walang power factor kasi almost zero ang consumption. So, kung patakbuhin ko ulit, dami ko na pinatakbo dito. Yan ang grid tie. Yan ang power factor ng distribution utility. Ngayon, no, kahit resisted pa siya, binibigyan kanya kasi kulang ang grid tie. Ang grid tie is kulang ng 225 watts. Kaya gumagamit siya sa distribution utility ng 226 watts na kulang. Kasi ito lang ang mabibigay ng grid tie, 728 watts, no? Kahit na 650 watts sa itong oven toaster, meron pa namang konsumo ang bahay, may computer pa, marami pa dito. Kaya kulang ng 226, kaya nga binigyan tayo ng distribution utility ng ganito. At saka ito yung power factor na binibigay din niya. Okay? Ito, power factor ito ng grid tie. And then, ito ang grid tie, no? With solar. Yan ang harvest niya, production. Kasi yan ang mabibigay niya. So, ang kulang, itong grid, yung grid utility, ang kulang, direct distribution utility. Yan ang nagbibigay sa atin ng 229 watts. So, okay guys, parang nagsawa na rin ako. So, salamat ha. Tsaka, salamat sa pagpapanood nitong mga ganito na mga lesson learned for daily. Iwan ko lang kung daily ba talaga ito. Kung daily knowledge ba ito o hindi. So, thank you guys and mabuhay ang Mindanao. Mabuhay ang Mindanao talaga. Bye.